Ready na ang ginataang bilo-bilo. Tara, let's eat! So for today's video, magluluto tayo ng budget meal lang na ginataan bilo-bilo. So kung ano lang ang available dito sa aking kusina, yun lang ang gagawin nating ingredients. So ayan, share ko sa inyo ang mga ingredients na available dito sa kusina ko. So ayan, meron akong glutinous rice flour. So binilot ko na siya, hindi ko na pinakita. Siyempre, meron din akong saging saba. Nabili ko siya ng sale, 10 dirhams lang, 1 kilo. Pero half kilo lang yung ginamit ko dito. Siyempre, hindi rin mawawala ang kamote. So, since meron ako ditong sago, so lalagyan natin ng sago. Siyempre, hindi pwede mawala ang sugar. Siyempre, hindi rin pwede mawala ang gata. So, ayan. Simulan na natin ang ating pagluluto. Pakuluan muna natin ang ating water. Mas maganda kulong-kulo bago natin ilagay ang sabo. So, ayan, kumukulo na siya. Nahugasan natin ng sabo natin. Ayan, pakuloy na natin ang ating sabo. Ayan, dahil nagtitipid tayo, ayan, kumukulo na siya. Isama na natin sa pakulo ang glutinous flour, ang ating bilo-bilo. So, drop na natin siya dyan. Para matipid tayo sa pangalan nito, sa gazoon at sa oras. So, yung glutinous flour dito, nabili ko yung glutinous flour, rice flour, sa Almaya ng 10 dirhams, 1 kilo. Eh, 1 quart lang yata ito, 1.8 lang yata itong nagastos ko. Kaya, murang-mura. Kamote! Kasi matagal siyang lumabot, kaya siya muna ang pakalimutin natin. Thank you.
dagdag tayo ng konting water. Yan. Tama na yung lubog lang siya. Kasi ayoko na masyado masabaw. So, okay na yan. So, habang pinakukuluan natin si saling saba at ang lasing lahat, dagdag na rin natin ng sugar. Yung sugar, depende kung anong gusto nyo, kung gano'ng patamis. Ako, 1.5 cups lang. Enough. Okay na yan. So, yan. Ito na natin siya. So, yan. Kumukulo na siya. Yan lang natin siya. So, nakakita ko sa aking cabinet na meron akong sesame seed. Kaya nagbudburan lang natin siyang kama. Kasi gusto ko may sesame seed. Ayaw nyo naman, optional lang. Kasi ako, kung ano lang yung meron ako sa cabinet, dito sa kusina ko. Ayan, lagay na natin ang ating gata. Isabay na natin yan. Huwag na natin patakalin pa. So, ayan. Ready to eat na. Konti lang yung sangkap niyan, pero tiyak. Swak na swak sa ating panlasa. Mangantayin na! So, ayan. Kalahating tasa lang muna dahil nagda-diet tayo. Tikman na natin. Sarap. Sarap talaga.